Hello mga betch, it's me, your gay detective, Martin Rules, and welcome back to my channel. You guys know what time it is, it's Philippine True Crime Stories. Kumusta kayong lahat? I hope you guys are safe and healthy. Kung bago nga pala kayo sa aking channel, hello, my name is Martin, and tuwing Huwebes, gumagawa ko ng video tungkol sa totoong krimen o misteryo na nangyari sa Pilipinas habang nagme-makeup. Kaya naman kung interesado kayo sa ganitong klaseng content, please mag-subscribe na kayo sa aking channel. Parang awa nyo na. Oo. Huwag nyo rin kalimutan na i-click yung bell button para naman ma-update kayo pag meron tayong bagong uploads. Also, if you have any questions sa topic natin for today at sa mga makeup na i-apply ko, huwag kayong mahiya na magtanong sa comment section below. So ayan, last week, kung naalala nyo pa, pinag-usapan natin yung Andrea Espiritu Rape Slay Case. And today naman, pag-uusapan natin yung murder ni Elvira Manahan. By the way, shoutout nga pala kay Buddy Valdez Pineda, Tracer0403, and Nino Edison Pelayo for recommending this case. Thank you so much sa inyo, and kung kayo rin ay may alam na mga true crime or true mystery na nangyari sa Pilipinas, just recommend it below. So, yung story natin for today is about the fashion icon, legendary, and socialite ng 60s and 80s na si Elvira Ledesma Manahan. However, she was murdered noong 1986 and consider it a high-profile murder case sa bansa. Did you know this? Okay, kung hindi pa, let me go ahead and tell you the story. Babala. Ang mga susunod na imahe, istorya, at description ay maaari makapagdulot ng takot. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Of course, in this household, before ko ikwento yung nangyaring krimen, kinikilala muna natin yung karakter sa ating istorya. So you'll get a better understanding kung sino ba talaga yung pinag-uusapan natin. So si Elvira Ledesma ay unang anak ni Simeon Ledesma at ni Conchita Bermejo. Ipinanganak siya noong 1927 sa Silay City, Negros Occidental. Pero bago siya mag 2 years old, iniluwas siya ng mga magulang niya sa Maynila. At yung lola niyang si Gertrudes Montinola Ledesma at mga tiyahing si Pasita at Soledad Ledesma yung nagpalaki sa kanya. And growing up, si Elvira was considered Manila's beauties alongside with Pasita de los Reyes, Susan Magalona, and Chona Recto to name a few. And dahil sa title na yun, yung mga binata from De La Salle, at Ateneo would travel all the way to Holy Ghost na ngayon ay Holy Spirit na. Para lang masulyapan itong si Elvira, ganoon. Pero pa nga usap-usapan na si Ninoy Aquino had a big crush on her. And sumali pa nga daw itong si Ninoy sa barkadahan ni Doy Laurel. Composed yung barkadahan na si Goyito Abreu, Danny Vasquez, Tito Martinez Eduque, and Ronnie Velasco. And eto kasama na naman dun sa hearsay, si Ninoy daw act as if he's drowning. Nung one time na magkakasama sila sa swimming pool, para lang makakuha yung attention ni Elvira. Anyway, with all her admirers, she married Armando Mandy Eduque noong 16 years old siya, just before mag-start yung World War II. And then after a while, she discovered na she's pregnant. However, she became a widow dahil itong si Eduque died in a tragic circumstances. Hoy, she didn't kill him. Oo, kalma, huwag kayo mag-alala. So, ganti nangyari. So at that time kasi, under tayo ng pananakop ng mga Hapon. So magulo, may barilan, may patayan, may bombahan, ganyan. Merong sabi-sabi na sa air raid siren daw, tumakbo yung dog, yung favorite dog nitong mag-asawa na German Shepherd. And because of that, hinabol ni Eduque yung aso nila. And then minutes turned into hours, hours turned into days, pero walang bumalik na Eduque. And may iba naman ang sabi-sabi, tahol daw ng tahol itong aso and sa takot nila na makakuha ito ng atensyon, inilaka daw nila ito or parang pinatakbo daw nila itong aso. So ayun, nagdesisyon nga itong si Eduque na ilayo yung aso, pero the same, hindi na siya nakabalik. And kung ano man yung totoong nangyari dun sa dalawa,
Elvira found him dead on the streets a few days later. And dahil dun sa trahedyang yun, si Elvira often had terrible nightmares and nagigising na lang siya na meron siya mga self-inflicted scratches sa buong katawan. So ayun, di ba kakamatay nga lang ng kanyang asawa and buntis pa siya at the same time, kaya naman nung mga 17 years old ata siya, pinisita niya yung sikat na obigaini na si Constantino Tito Manahan, and within a year, they got married. So, maiksing background lang dito kay Tito Manahan or Constantino Manahan. Anak siya nung jeweler or mag-aalahas na si Juan Manahan at ni Clotilde Cannon Perez, isang Spanish mestiza. And it was believed na nung nag-meet itong si Constantino at Elvira, si Elvira daw was swept off her feet dito sa well-educated, accomplished, at eligible bachelor ng Manila. And by the way, nasabi ko ba na 13 years older itong si Tito kay Elvira? Oo, so 17 pa lang si Elvira, 30 years old na tong si Tito Manahan. Eventually, nanganak itong si Elvira, and ang pinangalan niya dun sa anak niya ay yung namesake ng kanyang first husband na si Armando Eduque. And yung marriage niya pala kay Dr. Manahan ay nagresulta ng tatlong babies. So yung una si Juan Johnny Manahan, and then yung pangalawa si Constantino Bongoy or Bongoy Manahan Jr. And yung pangatlo naman ay si Jose Maria Joselito Manahan. Grabe no, hindi ko ma-imagine yung ano niya, yung teenage life niya. Parang 16 siya, married na. And then 17, pregnant. And by 18, kinasal naman siya kay Dr. Manahan. Naalala ko ng mga ganyang edad, mother ako ng 10-20 ate. Sa true lang tayo, oo. Pero of course, different times, different era. So, we get it. As Mrs. Manahan, she quickly became the society's it girl dahil sa kanyang exquisite na pananamit at quirky na attitude. And may mga usapan talaga na show-stopping yung mga fashion moments niya. There's this one event kasi thrown by her close friend, architect Don Luis Araneta. And itong si Elvira arrived as a princess in Slim's creation, and meron siyang plumes sa hair, at hindi lang yan, meron siyang kasamang Nubian slave. True, hindi nyo kaya yung mga pa-effort ni mami. Production kung production, ganon. Hindi lang yan, actually meron pang isang high-profile gathering kung saan yung mga guests were expected na dumating in magagarang dresses at punong-puno ng jewelries, ganyan. Pero dumating itong si ate mo Elvira in a very simple look dahil suot niya lang long black gown na may long sleeve, tapos wala kahit anong jewelry except meron siyang suot na necklace from Bulgari and may coin na nakasabit dun sa necklace. She literally said, "Less is more, period." And isa sa maraming designers ang matatayad kay Elvira ay si Ramon Valera. And yung mga couture gowns na gawa ni Valera, yung magpuput kay Elvira as fashion icon. And their relationship is regarded as one of the most legendary designer muse pairings of the 20th century. And in one account, sabi she could rival Bianca Jagger in the fashion scene. Actually, meron akong nagustuhan na gown na suot niya na si Valera din yung may gawa. It's a beaded gown in leopard pattern. Super bongga ng look na to. And meron din siyang suot na long black gloves at necklace. And also the cinch girl, the cinch. Violet Chachki would be proud. And she didn't stop there. Hindi lang siya fashion icon at saka it girl. She also started her film career. Dahil sabi niya nung bata pa siya, gusto niya daw talaga maging sikat, maging star. Kaya nung mga late 70s and early 80s, she made a few movies. Katulad na lang nung Pulube nung 1969,
Pagdating sa dulo noong 1971, Alaga noong 1980, Burgis noong 1981, at yung last film niya na Bagong Hari noong 1986. In her time, kung saan yung kinabibilangan niyang high society often looked down sa mga nagtatrabaho sa show business, etong si Auntie Elvira natin, dead ma, dahil she went ahead and delivered her best performances. Tulad na lang ng pelikulang dinirek ni Ishmael Bernal na Pagdating sa Dulo, ang sabi doon kahit nakaka-facelift niya pa lang daw, she delivered. Dahil kahit na drama yung movie, wala daw expression yung karakter niya. So, bongga. And doon naman sa pelikula ni Charito Solis na Pulube, she deglamorized herself at nagplay bilang isang preso. And yung isa niya pang movie titled Alaga, ito ay tungkol sa mga matron who plays around younger men. Before Generation Flex was coined, termed ito na ginagamit para i-describe yung mga mature people who act as youthful and cool. Si Elvira personified it. She got along with younger people. At ginagawa niya yung mga bagay na hindi ginagawa ng mga kababaihan na prim and proper nung time niya sa society. Kaya naman on some of her characters sa movie, hindi siya nahihirapan sa pag-arte kasi ganun talaga siya in real life. Aside sa film career nitong si Elvira, she was also known for hosting the evening entertainment show sa ABS-CBN known as Two for the Road. Yung show na yun was regarded as ahead of its time dahil sa mga skits, sa mga musical performances, at saka na rin dun sa wit ng pag-host ni Elvira. Dalawa yung host ng show, si Elvira at saka si Joey Lardizabal. She didn't get along with this Joey dahil he tended to cut short and he ignored na he was sharing the stage with a colleague. Despite all that issue, successful yung show and parang lahat na lang nung viniventure nitong si Elvira, nagiging successful siya like sa fashion industry, sa film career niya, pati itong entertainment show, bongga din, until martial law happened. Alam naman natin na may mga TV station na pinasara at kinontrol ng mga Marcoses at that time, and isa na dito yung ABS-CBN. At pagkatapos nung 80s, nung na-lift yung martial law, bumalik yung show pero subdued version na. And this time, yung co-host niya na ay si Nestor Torre. And from mga entertainment, yung mga sinoshowcase dun sa show, naging tungkol sa alien and astrology, ganyan. And itong si Elvira, lagi siyang may sinasabing favorite expression niya or praise. Oo. Lagi niyang, halimbawa, may gusto siyang headband or bag, lagi niyang sinasabi na, I need that. Like a hole in the head. Tsaka meron pang isa, yung when I die, I'd like to go with a bang. Ganon. And then yung friend niya naman na si George Season, isang columnist and astrologer dun sa show, told her in a quote, "You should stop using those phrases. Otherwise, you'll attract that in your life." End quote. And ikwento din itong si Elvira kay Season na laging may tumatawag sa kanya named Jaime Balatbat. And sa mga pagtawag na yon, sinasabihan itong Jaime Balatbat si Elvira ng kanyang mga problema sa buhay. And then eventually, they became friends and business partners dahil one thing about kay Elvira is she's a sucker for sob stories. Actually, meron pang rumors na lovers daw silang dalawa. Oo. Anyway, si Jaime Balatbat ay 27 years old, isang real estate broker. Anak siya ni Ching Pohalte Balatbat, isang agent sa realty firm ni Rod Valencia. Kaya naging realtor itong si Jaime dun sa binibentang bahay ni Elvira sa may Forbes Park. And then nakakuha siya ng buyer at ibinenta ito ng 8.5 million pesos sa mga puyats. So, ito na mga B. It was October 14, 1986. Nung pumunta si Jaime sa bahay ni Elvira, it was around 7 a.m. Composed siya pero mukhang balisa dahil natalo siya ng malaking pera sa casino nung gabi. He's an often visitor kaya naman pinapasok agad siya ng mga kasambahay. Pinaupo siya sa may living room at saka inofera ng biskwit at saka kape. And then si Margarita, long time na maid ni Elvira, sinabihan itong si Jaime na
11 a.m. pa daw babangon yung kanilang senyora. And dagdag pa ni Margarita na he's free to wait naman daw kung gusto niya. Yung iba pang kasambahay na si Sheila ay nasa dining room at si Estrella naman ay nasa kusina, naglilinis din. After niya inumin yung kape at ubusin yung mga biskwit, tumayo siya and dali-dali niyang binaril itong si Margarita na agad namang namatay. At pagkatapos, binaril niya naman si Sheila sa kanang mata. Akala niya patay na ito, pero luckily, she survived. He then proceed to the kitchen kung saan binaril niya si Estrella, who died instantly. At pagkatapos, umakyat siya. Pero nung nadaanan niya yung home gym, kinuha niya yung dumbbell and then nag-proceed sa master's bedroom. Ginising niya si Elvira at nagde-demand siya ng cheque. Bumangon naman agad itong si Elvira at pagkatapos nag-proceed siya sa study room niya across the hall. Pumupo siya sa desk niya at pinirmahan yung cheque. And maya-maya, bigla na lang siyang binaril ni Jaime sa ulo at binagsakan pa ito ng dumbbell. Pero she didn't die instantly. She remained breathing until dinala siya sa Makati Medical Center. And then she underwent brain surgery, pero she passed away noong 6:55 p.m. the same day. Samantala, nakatakas itong si Jaime. And dahil dun sa kasambahay na si Sheila na gumapang hanggang makaabot dun sa street, at nakahingi ng saklolo sa mga village security. Samantala, si Dr. Manahan naman, nung nalaman niya yung balita, hindi na siya pumunta ulit dun sa bahay nila and nag-remained lang siya sa kanyang office. And yung mga colleagues niyang mga doctor ang sabi, he was never the same after nung tragedy. To this day, yung motive ng pagpatay ay sketchy. And actually, napag-alaman na prior to this, itong si Jaime Balatbat ay meron ng criminal record kung saan he assaulted a US embassy personnel. Fortunately, hindi nagtagal, nahuli rin itong si Jaime ng otoridad at kinulong sa Makati dahil sa pagpatay niya kay Elvira at sa dalawa pang kasambahay. Pero kahit sobrang siya na yung tinuturo ng mga ebidensya, he denied the charges. And then fast forward, 2 years later, habang nag-iintay itong si Jaime ng trial, he died in a prison fight. Sabi ni prison guard patrolman Rolando Ramos, kakatapos lang daw ng shift niya and pauwi na daw siya noon. Nung nalapitan daw siya ni Jaime, grab his hands at pilit na inago sa kanya yung pistol. And sabi ng guardia, sobrang bilis daw ng pangyayari, nakarinig na lang daw siya ng putok, akala niya siya yung natamaan pero nagulat na lang siya na bumulagta itong si Jaime. And then months later, itong director na si Lino Broca revealed na yung famous singer na si Armida Ponce Enrile Segun Reyna, meron siyang psychic na friend. At ang pagkakapredict nitong psychic, meron daw prominent lady sa Forbes Park would be done in her bedroom. At isang palatandaan nila ay pink na bedsheet. At sa takot na baka siya yun, itong si Armida, pinasunog lahat ng pink na bedsheet niya and lumipad siya sa US to wait things out. And then nangyari na nga yung tragedy kay Elvira and yung unang question ni Armida dun sa family Manahan, sabi niya, what was the color of the bedsheet? And ang sagot naman sa kanya, pink. Although nagtapos yung buhay ni Elvira sa madugo at marahas na yugto, the industry can't deny na she left a legacy. Katanayan, maraming elite from Manila Society ang isinunod na pangalan dito sa yumaong personalidad. Katulad na lang ni Elvira Henares, anak ni Larry and Cecil Henares. And then si Elvira Liboro Yulo, anak ni Dr. Oscar Liboro. Si Elvira Del Rosario, anak ni Bert Del Rosario. Si Elvira Buencamino Araneta, anak ni Luis Araneta. And si Elvira Dairit at Elvira Esquera. Samantala yung anak niyang si Johnny Manahan, or mas kilalang Mr. M, continues her legacy as former acting manager sa ABS-CBN Star Magic and senior vice president ng korporasyon. Pero earlier this year, napabalita na he left the station. So that is the story of Elvira Manahan. Let me know your thoughts in the comments below. Ako, feeling ko natalo ni Jaime or naubos ni Jaime yung pera ni Elvira kasi nga diba na benta for 8.5 million seso-seso-ses, and wala siyang pambayad, kaya nag-result siya sa pagpatay. Pero kayo, ano sa tingin niyo yung reason niya sa pagpatay? So, ayan, thank you so much for watching. As always, please keep safe and healthy, and I'll see you guys next Thursday. Bye!